Magandang araw po mga don. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po na ito, mag-DIY po tayo kung paano ang tamang pagbaklas ng pairings ng ating Sniper 150. So bago po natin simulan yan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po tayo at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga paparating na video. So ito po mga don, simulan na po natin. Ang unang gawin po natin mga don, tanggalin po natin itong mga tornilyo na to bago natin mabaklas ang ating side pairing. So, kailangan po natin ng Allen wrench at Phillips screw. Yun lang po ang gamit na ating kailangan para makabaklas po tayo ng pairings ng ating Sniper 150. So, ayan po ang kailangan natin gamit mga don para makapagbaklas po tayo ng ating side pairings. So, simulan na po natin mga don. So, baklasin po natin lahat yung mga tornilyo na aking ipinakita kanina para matanggal po natin ang ating side pairings. So, ayan po, isa-isain po natin mga don. Pag nabaklas po natin yan mga don, isunod naman po natin itong tornilyo na to dito sa may tabi ng winker ng ating Sniper 150. So yun po no mga don, napakadali lang po diba? Sana nasusundan nyo po ako mga don. Pag natanggal po natin yan mga don, pwede na po natin tanggalin itong ating side fairings. Kuha po tayo ng flat screw na manipis para ipantusok dito sa mga lock ng ating fairings. So yan po ang aking ginagamit para mapadali ang ating pagtanggal mga don. So, make sure lang po na dahan-dahan tayo para hindi po magasgas ang ating side pairings. So, ilayin na po natin pag natanggal na po natin ang lahat ng clip ng ating pairings. So, ganyan lang po siya kadali mga don. So, yun nga po no mga don, natanggal natin. At pag natanggal po natin, i-unplug naman po natin itong kuryente po ng ating flasher. So, ayun po mga don, tanggalin din po natin itong tornilyo na to para matanggal po natin itong kabilang pairings. So, yan po mga don, madali lang po siya, basta panoorin nyo lang po. Natanggal po natin no, mga don, isunod naman po natin to. So, bali may dalawang tornilyo pa po natatanggalin at dalawang clip. Dito sa may bandang ilalim, dalawang clip tsaka isang tornilyo. So, yan po no, mga don, ipapakita ko po sa inyo kung ano pa po ang ating dapat tanggalin para matanggal na po natin ang ating pairings. So, yan po no, mga don, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang ating mga clip. Tutusok-tusukin lang po natin yan nung sa mismong bilog para matanggal na po natin. Ayun o, napakadali pong tanggalin. Tusukin po ulit natin mga don. So yun o, natanggal na po. Ito naman po, itong tornilyo na to ang isunod natin. So yun po no mga don, iikot-ikot lang po natin ang tornilyo para matanggal na po natin ang ating clearance. So yun po no mga don, pag natanggal na po natin yung tornilyo dito sa may tabi ng taillight, isunod naman po natin tanggalin itong dalawang tornilyo na to mga don. So yun po no mga don, pag natanggal po natin yung dalawang tornilyo, tanggalin po natin tong maliit na to para matanggal na po talaga natin ang ating side pairings. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pinakalas natin tanggalin para matanggal po natin yung ating pairings mga don. So yun po no mga don, ipapakita ko po sa inyo yung last na tornilyo na kailangan po nating tanggalin. So ito po, ito, 1, 2, 3, boom! So yun po no mga don, yan po ang pinakalas na kailangan natin tanggalin para matanggal po natin ang ating pairings. So yun po no mga don, tara tanggalin na po natin ang ating pairings. So dapat dahan-dahan po nating tanggalin yan. Huwag po tayong pabigla-bigla, baka po kasi mabiyak ang ating pairings. Sayang naman po, napakamahal po ng pairings mga don. So yun po no mga don, ang tamang pagbaklas po niyan ay dito sa aking hinahawakan na kulay black. Kasi mayroon pong lock dyan na nagoma, yan yung kumakapit sa ating pairings. At dito po sa may bandang handlebar ng ating pairings, meron din pong goma yan. So ilayin po natin. So ilayin po natin paatras mga don no. May lock po kasi yan. So pag natanggal po natin, dahan-dahanin po natin tanggalin mga don. Dito naman sa may bandang gray, ilayin po natin yung pababa. So yun po no mga don, natanggal na po natin itong sa kabila. Isulod naman po natin yung sa kabilang pairings. So kung ano po yung ginawa natin dito sa una, ganun din po yung gagawin natin sa kabila. So tara. So ito pong ipapakita ko sa inyo, ito po yung pinakalak na kumakapit sa ating chassis. So wag po nating hayaan maputol yan, kasi pag po naputol yan, medyo mag-iingay ang ating clearings mga don. So umpisa na po natin dito sa kabila. Kung ano po yung tinanggal natin kanina, ganun din po yung gawin natin. So tara, umpisa na po natin mga don. Nga pala mga don, yung mga pinagtanggalan po natin ng tornilyo, itabi lang po natin. Para pag gusto na po natin ibalik ang ating clearings, maibalik po natin agad, wala pong nawalang tornilyo, kumpleto po lahat. Shoutout nga po pala kay Sir Sevi Motovlog ng Lubao, Pampanga.
So, umpisa na po natin ulit mga don. Tanggalin po natin itong tornilyo na to para matanggal na po natin ang ating isang fairings. So, yun po no mga don. Pag natanggal po natin yung tornilyo, pwede na po natin baklasin. Ang pabaklas po niyan paatras. So, kung hindi po natin mabaklas ng paatras, kuha po tayo ng flat screw na manipis. Itusok po natin sa mga lock ng ating fairings. Ito po, papakita ko po sa inyo kung paano ang tamang pagtusok. Sa mismong lock po ng ating fairings, dun po natin mismo itusok mga don. Para mapabilis po ang ating pagtanggal. Ayan po, nakita nyo naman po kung paano itusok. Napakabilis pong tanggalin. So, pag natanggal po natin ang ating fairings mga don, tanggalin po natin tong wire ng ating flasher. So, ganun lang po siya. Tanggalin din po natin itong tornilyo na to para matanggal din po natin itong isang side fairings ng ating Sniper 150. So, yun po no mga don, may mga tatanggalin na naman po tayong tornilyo. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung paano tanggalin. So, tusugin po natin sa mismong gitna itong clip na to para matanggal. At isunod po natin itong tornilyo na to dito sa may tabi ng taillight. So, pag natanggal po natin yung tornilyo na yun mga don, ito naman yung isunod nating tanggalin. Kung makikita nyo po, wala na po siyang tornilyo. Tinanggal na po kasi namin kanina. So, yung sa inyo po, tanggalin nyo. Sigurado may tornilyo po yung sa inyo. So, pag natanggal nyo na po, ito naman po isunod natin para mabaklas na po natin ang ating side fairings. So, simulan na po natin tanggalin mga don. Kamukha rin po nung kanina. Hilahin po natin palabas ang ating fairings dito sa may bandang grab bar para matanggal po natin ang ating fairings mga don. So, ang gawin naman po natin dito is pababa para matanggal po natin ang buo ang ating fairings mga don. So, ito ipapakita ko po sa inyo ang tamang paghila ng ating fairings mga don. So, yun po, no? Nakita nyo naman po kung paano pagtanggal. Ganyan lang po siya kasimple, mga don. So, itabi lang po natin yung ating mga binaklas para hindi po mawaglit. Ang isunod naman po natin tanggalin ang ating front panel, mga don. So, tanggalin po muna natin itong dalawang tornilyo na to bago natin matanggal ang ating front panel. So, pag natanggal po natin itong dalawang tornilyo na to, isunod naman po natin itong clip sa ilalim ng ating front panel. At pag natanggal po natin ang clip na yan, pwede na po natin tanggalin ang ating front panel, mga don. So, yun po no mga don, tanggalin po natin itong clip na to. Tusukin po natin sa gitna para matanggal na po natin. So, yan po no, ganyan lang po siya kasimpleng gawin. Sana may natutunan po tayo sa ating mga ginagawa mga don. So, pag natanggal po natin yung clip mga don, pwede na po natin tanggalin ang ating front panel. Kuha po tayo ng flat screw na medyo manipis. Itusok po natin dyan sa may mga lock para matanggal po natin ang ating front panel. Kasi kung hihilahin po natin yan, napakahirap pong hilahin yan. So, kailangan po natin ng flat screw para mapatali po ang ating gagawin. Napakahigpit po kasi ng lock nyan mga don. So, kailangan po talaga natin ng flat screw para matanggal po natin na maayos ang ating front panel. So, pag natanggal po natin ang ating mga lock, pwede na po natin hilahin. So, pag natanggal po natin ang ating front panel mga don, may kailangan na naman po tayong tanggalin dalawang tornilyo dito sa may gilid ng ating winker holder. So, tara, tanggalin po natin mga don. Ayan po ang kailangan natin tanggalin mga don, itong tornilyo na to at dun sa may kabila, kailangan natin tanggalin para matanggal po natin itong winker holder ng ating Sniper 150. So, yun po no mga don, yan po yung pinakalas na tornilyo na kailangan natin tanggalin para matanggal na po natin ang ating winker holder mga don. Meron pa pala mga don, akala ko yun na po yung pinakalas. Ito na po talaga yung pinakalas na kailangan natin tanggalin. So, tara, last na po ito, promise. So, yun po no mga don, pag natanggal na po natin yung pinakalas na tornilyo, matatanggal na po natin ang ating winker. So, tanggalin po natin itong wire ng ating winker at wire ng ating flasher relay. So, yun po no mga don, natanggal na po natin ang ating mga flairings. So, pag natanggal na po natin ang ating mga flairings, gawin po natin oportunidad to para malinis po natin ang ating chassis. At para may check na rin po natin kung may crack ang ating chassis mga don. So, hanggang dito na lang po mga don. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe,
Mag-subscribe na po tayo para updated po tayo sa mga paparating na video.